Ayan. Tonica's Farm. So for today's video, mag-share ako ng ginagawa kong organic feeds para sa aking mga alaga dito sa farm. So may mga alaga rin kasi tayo itong baboy saka mga manok. So kung bibili kasi ako ng feed sa mga poultry supply, lalo na kung parami na yung mga alaga ko dito, medyo mabigat na sa bulsa kapag feeds palagi yung pinapakain ko. So nag-decide ako na mag-invento or mag-experiment ng mga organic feeds para mapakain ko sa kanila, at the same time mas masustansya naman yung mga ipapatukan natin sa kanila or ipapakain para kaysa sa mga feeds na mabibili natin sa mga poultry supply. So yun mga ka-farmers, ang kailangan lang naman natin ay balinghoy, mais, so saka kangkong, tapos molasses, at saka trunk ng saging or yung pinakakatawan ng saging. So samahan niyo ako mga ka-farmers, ipapakita ko sa inyo kung paano yung ginagawa kong process para makagawa ng organic feeds para sa aking mga alagang hayop dito sa aking farm. Ayan mga ka-farmers, meron tayo nakuha ditong libreng kangkong, galing lang ito sa sapa. So yan, gagawa kasi tayo mga ka-farmers kayo ng organic feeds para sa ating mga manok. So yan yung kangkong. Ayan mga ka-farmers, ito na yung mga na-chop na kangkong tsaka konting saging. So, istak natin to, nakalagay siya sa isang drum. Yan. At lalagyan natin siya ng ito, Yakult. Dahil meron daw itong good bacteria. Tapos mamaya, lalagyan din natin siya ng molasses. Bali yung molasses yung kakainin ng good bacteria nitong Yakult. So, parang ma-peperment itong ating organic feeds, para ma-stack natin siya. Yan. Para lalong maging mas masustansya pagka pinakain natin sa ating mga alagang hayop. So, yun, dalawang Yakult. Tapos, ito yung ating molasses. Yan, yung molasses ay mula sa sugar cane. So, matamis ito. Yan, ilalanggam. Ayan. So, yun, parang mga kulang isang puno ng baso. So, ayan. Ayan. Tapos, ito yung mga chinap-chap na saging, yung trunk ng saging, katawan ng saging, hinahalo na rin sa kangkong natin. Yan. So, napakasustansya nito. At kung kakainin to ng ating mga alagang hayop, ng mga manok natin, malaki ang matitipid natin sa araw-araw nilang konsumo ng pagkain. So, yan. Yan, tapos hinalo. Yan, haluin lang. Yan. Meron na tayong mai-stack na pagkain ng ating mga hayop. Yan. Pangatlong bote ng Yakult, tsaka dadagdagan pa ng molasses. Mabango na. Amoy ano na. Amoy matamis. Bango. Amoy honey. Bango. Amoy? Yan.
Tatansya-tansyahin niya na lang kasi medyo marami. Ayan yung mais. Lalagyan natin ng mais. So, pinulbos na ito. Ayan, pinulbos na. Giniling na yung mga mais. So, binilid namin yung butil-butil ng mais. Tapos, pagkatapos ibilad ng matigas na tinumutong na siya, giniling na namin sa gilingan. So, ayan. So, ayan, tubig, molasses, isang kutsara, tsaka giniling na mais. So, ayan, halu-haluin lang natin. Ayan, dagdagan pa natin ang mais dahil mataas sa protina itong mais. Kapag maraming mais, mas masustansya ang ating feeds. So, ayan. So, ito naman yung ating dried balinghoy. Binabad na namin ito sa tubig para lumambot na. Pero para i-ferment yan, binilad namin at sinap-chap, tapos binilad namin siya sa araw para hindi mabulok yung balinghoy. Once ipapakain nyo na siya, inibabad nyo lang siya sa tubig para lumambot. So, ayan. So, isama na rin natin siya dito sa ating hinalo-halong feeds. Yan, mais, molasses, tsaka tubig. Yan. Yan. So, di ba mga ka-farmers, kahit isang napakaraming feeds na agad nito, pero sa stocks natin, konti pa lang yung nabawas. So, kung mag-stock kayo ng mga ganitong pagkapakain sa hayop, so malaki talaga yung matitipid nyo kaysa sa mga feeds na bibili natin sa mga poultry supply. So, ito yung naipon natin na kangkong tsaka katawan ng saging na chinap-chap din. Tapos nilagyan din natin ito ng molasses saka ng Yakult. So, yun yung ihahalo natin dito sa kaninang pin-repair natin. So, yan. Yan. So, yan. Haluin lang din natin uli. So, pwede rin ito sa alagang baboy natin. Pero marami kasi tayo dito ngayon, mga manok. So, yan. Kabibili lang kasi rin natin ng 31 heads na Rhode Island Red. Yan, may video din tayo nun sa pagbili ko ng ating mga manok. Panoorin nyo na lang. Yan. So, ready na ito para ipatuka sa ating mga manok. Yan, napakasustansya at organic na organic. Yan, finished product. So ito mga farmers, ipapakain natin sa mga nakakulong nating Rhode Island yung ating ginawa. Mga ka-farmers, mga PBR, basilan, mga yun ang mga lahi nito. So yan, kung makita nyo, hindi lang Rhode Islands yung kumakain ng mga ginawa nating feeds, kinakain din ng ating mga PBR at mga basilan. Yan, pati mga panabong na manok natin kumakain. So yan. So, kung nakikita nyo, gustong-gusto ng mga manok natin yung ginawa nating feeds. So, magandang balita to sa atin para hindi na tayo bumili ng mga feeds na sa tindahan. So, gagawa na lang tayo at mag-inbox ng mga feeds na ginawa natin kanina. So, yan mga ka-farmers, kung may tips kayo sa akin or sa ibang ka-farmers natin, comment lang kayo sa baba sa mga organic feeds na ginagawa nyo para share-share tayo ng ideas at sabay-sabay tayong umunlad sa larangan ng farming.